Saksihan ngayong gabi, Pfizer vaccines para sa mga edad 5 hanggang 11 taong gulang, dumating na. Perang nawala dahil sa banking fraud nitong pandemic, umabot sa 1 bilyong piso ayon sa Justice Department. Mga hakbang para di mabiktima at mawala ng pera online, alamin. Ilang probinsya sa Luzon na nasa Alert Level 2, naghahanda na rin sa pagbabalik ng in-person classes. Igan, ngayong nasa bansa ng mga COVID vaccine para sa mga 5 to 11 years old, sisimula na ang bakunahan sa kanila sa Lunes na palalawakin sa buong bansa sa Araw ng Mga Puso. Tuloy na raw yan kahit sisimula ng dinggin sa Korte sa Martes ang petisyong nagpapatigil sa pagpabakuna. Saksilay si Jamie Santos. Jamie? Pia Igan, dumating ngayong gabi dito sa NAIA Terminal 3 ang COVID vaccine na gagamitin para sa 5 to 11 years old. 780,000 doses ng reformulated Pfizer vaccines ang dumating. Unang batch ito ng mga binili ng gobyerno sa pamamagitan ng World Bank. Tiniyak ni Vaccine SAR at National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr., ligtas at masusing pinag-aralan ng mga eksperto ang mga bakuna. Milyon-milyon na raw ang mga binakunahang bata. Sa Metro Manila, anya, mahigit 100,000 children of 5 to 11 years old na ang nagparehistro sa bakunahan. Panawagan niya sa iba pang magulang na ipatala rin ang kanilang mga anak. Nagpapasalamat si Galvez sa US government at Pfizer-BioNTech sa pagtitiyak ng delivery ng reformulated vaccine doses. Mismong anak nga raw ng acting deputy chief of mission ng US Embassy ay nabakunahan na kontra COVID. Kailangan po natin ito para mapangalagaan po natin ang ating social development ng ating next generation. This will make such a difference in the lives of all families in the Philippines. It will allow children to eventually get back to face-to-face learning, allow them to play with their friends and do important socializing. Walang pagsidla ng saya ng ilang batang nakakapasyal na kasamang kanilang mga magulang ngayong nasa Alert Level 2 ulit ang Metro Manila. Sa mall man, masaya po, lalo na po ngayon dahil birthday po niya. O sa mga park, pero dahil banta pa rin ang COVID, lalo ang Delta at Omicron variants, laging paalala ng DOH. Huwag po natin sila dadalhin sa mga matataong lugar. Kapag nilalabas po natin ang ating mga kabataan, tandaan po natin it's for exercise, it's for sunlight, it's for their mental health. So kung kaya na pong magmask, especially those more than 2 years old, nakamask po dapat. Hindi nagbabago ang ating mga safety at minimum health standards sa pag-implement sa ating mall. Bukod sa pagsunod sa health protocols, dagdag proteksyon ng bakuna para sa mga bata. Gusto mo ba magpabakuna? Opo. Bakit? Para po hindi na po matablan ng COVID. Hinihintay ko po yung 5 to 11 na bakuna. Bakit gusto mo magpabakuna? Para po hindi na magkasakit sa COVID. Sa Lunes, February 7 na ang bakunahan na scheduled ngayong araw. Ang bakunahan sa Sabado, February 5, na usog na sa February 8, Martes. At ang nakatakda dapat sa February 7 at 8, inilipat na sa February 9, Miyerkules. Ilulunsad ang bakunahan sa ilang piling lugar sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Hanggang 7, 8, 9 na yung mga launches natin. Kasi 10, 11 na bakunahan na bayanihan na part 3. Matapos ang nationwide vaccination drive sa February 10 and 11, sa February 14 naman, magbabakuna sa mga 5 to 11 years old sa iba pang bahagi ng bansa. Sabi ni Dr. Ted Herbosa, Medical Advisor ng National Task Force Against COVID-19, nag-apply na ng dagdag na Emergency Use Authorization ang Sinovac para magamit ang bakuna nila sa mga 3 to 4 years old. Hinihintay na raw nila sa ngayon ang rekomendasyon dito ng mga eksperto. Pero alam din nila may mga magulang na nagdadalawang isip pabakunahan ang mga anak nila. Hindi na muna po kasi nakakatakot din yung iba po kasi sa mga matanda malakas po yung effect . Paano po kaya pag sa bata? Sa ngayon po, undecided po. Dalawang magulang nga ang nagpetisyon sa korte sa Quezon City sa tulong ng Public Attorney's Office para pigilan ang bakunahan sa mga 5 to 11 years old. Si Girly Samonte na ang dalawang anak ay naturukan noon ng bakuna sa dengue ng Dengvaxia. Ang isa si Mark Joseph na 13 years old ngayon, na ospital noong nabakunahan ng Dengvaxia sa edad na 9. Danas po namin na maturukan ng bakuna na
hindi pa po subok, hindi po pwede na maranasan din po yun ng mga mas nakakabata namin kapatid. Hindi po kami hinihikayat ng public attorney's office na magsalita, na magsampa ng kaso. Hindi po. Magulang po kami. Nanay po ako. Gusto ko lang maproteksyonan yung anak ko kasi nanay po ako. Gayon din si Dominic Almelora, dating broadcast journalist na tumutok noon sa Dengvaxia controversy at nagtatrabaho ngayon sa PAWA. Bakunado na siya ng Moderna vaccine pero tutol siyang mabakunahan ang anak niyang 7 years old. EUA pa lang ang naigawad na authorization dito. So parang ang hirap sa akin bilang isang magulang na itake ko yung risk. Nakastipulate dun sa RA 11525 na immune from suit and liability ang DOH. Lahat ng mga responsableng tao na nagturok. So, sino nga habulin ko? Immune nga sila. Giit ni PAU Chief Percida Acosta na aktibo noong nagsulong na itigil ang Dengvaxia vaccination, illegal at labag sa saligang batas, ang bahagi ng interim guidelines sa pagbabakuna sa nasabing age group. Kung gusto raw kasing magpabakuna ng bata, kahit ayaw ng magulang, pwedeng matuloy ang pagtuturok sa pamamagitan ng DSWD. Hindi pa nababakunahan kontra COVID si Acosta. Kung merong ayaw, igalang sana natin, huwag pilitin. Eh napipilit dahil wala nang pakialamang magulang, eh bahala na DSWD. Eh iintayin pa ba natin na may mangyari bago tayo huminto? Eh bakit hindi mo na pag-aralan po? Sa Martes, itinakda ng Quezon City RTC Branch 96 ang video conference hearing. Pag-aaralan ng DOH ang petisyon na natanggap na nila ngayong araw. Pero giit nila at ng isang eksperto, wala pang datos na nagsasabing may namatay na bata dahil sa COVID vaccine. Nais ipabatid ng kagawaran ng kalusugan ng lahat ng bakuna ay FDA approved. Ito po ay ligtas at epektibo at pinag-aralan ng ating mga eksperto. Walang bagong pahayag ang National Task Force Against COVID-19 sa mga sinabi ngayon ni Acosta. Pero naninindigan na silang tuloy ang bakunahan hanggat walang TRO ang korte. Pia Iga, nakapag-purchase na raw ang pamahalaan ng 30 million doses ng bakuna para sa age group na 5 to 11 years old. Ito nga raw first quarter, inaasahang may darating na 7.5 million doses. At live mula rito sa Pasay, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Pang-apat na araw nang mas mababa sa 10,000 ang bagong COVID-19 cases sa bansa. Mahigpit namang ipinatutupad ang health protocols ngayong unang araw ng bar examinations. Saksi, si Lay Alves. Matapos makansela ng 2 taon dahil sa pandemic, natuloy na rin ang bar examination sa buong bansa ngayong taon. Pero dahil may COVID pa rin, nakabantay ang mga otoridad sa examination sites para matiyak na nasusunod ang minimum health protocols. Mabilis pinapapasok ang examinees at bawal ang tambay sa exam sites. Naniniwala ang DOH na nagbago na ang behavior ng mga Pilipino pagdating sa pagsunod sa public health standards. Kailangan yung tulong-tulong po tayo na nagko-comply sa safety protocols, and we've seen that during this Omicron situation na tumulong po talaga ang ating kababayan. Ito raw marahil ang isa sa mga dahilan kaya bumaba na sa moderate risk ang COVID-19 case classification ng Pilipinas. Moderate risk ang National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Barm. Pero nananatiling critical risk ang Davao Region at Soccsaryen. At high risk ang kabuuan ng Visayas at Mindanao. Sa kabuuan, 45% ang ibinaba ng mga bagong kaso sa loob ng isang linggo. Ngayong araw, 8,564 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Apat na araw nang mas mababa sa 10,000 ang bagong COVID cases. Isang linggo na ring tuloy-tuloy ang pagbaba ng bilang ng active cases sa bansa. Mahigit 151,000 ang naitala ngayong araw. Lagpas 10,000 naman ang bagong gumaling ngayong araw. Bumaba naman sa 46 ang nadagdag sa mga nasawi. Sumasabay sa pagbaba ng mga kaso ang pagbaba ng mga hospital admission. Nasa low risk ng COVID beds utilization na nasa 43%. Bumaba rin sa 44% ng ICU utilization. Nagsislow down na po ang mga kaso ngayon na pagtaas, lalong-lalo na sa Visayas. Sa Mindanao naman po, nagpa-plateau na ang mga kaso. Base naman sa mapa ng vaccination coverage per region, nitong January 23, halos 96% na ang vaccination rate sa target population sa Metro Manila. Parehong nasa 71% ang Regions 1 at 4A. 6 na rehiyon ang nasa 61 to almost 70%. 7 ang halos 50 to almost 56%. Pinakamababa naman ang vaccination rate ng BARM na nasa 22%. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi.
Iginit ng Malacanang na walang nalabag na COVID protocol si Pangulong Duterte. Nang lumabas daw siya kahapon ay tapos na ang kanyang quarantine kasunod ng pagkaka-expose niya sa dalawang tauhang nagka-COVID. Saksi, si Ivan Mayrina. Pagkatapos ng kanyang routine medical check-up, okay naman si Pangulo, no? He is as healthy as any healthy individual at his age could be. Malusog at maayos ang lagay ng kalusugan ng Pangulo ayon sa palasyo. Ito'y matapos maging close contact ng isang household staff na nagka-COVID. Sa larawang ibinigay ni Senador Bongo, kita sila ni Pangulong Duterte kasama ang doktor ng Pangulo para sa kanyang routine medical check-up. Kahapon ang kuha na yan at ayon sa palasyo, wala nilabag na quarantine protocol sa paglabas ng Pangulo. Last day na rin kasi kahapon ang quarantine ng Pangulo. Paliwanag ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles. Dalawa pala ang nagpositibong household staff na nakasalamuhan ng Pangulo. Isa noong January 28 at isa noong January 30. Pero sa exposure niya noong January 28 lang siya itinuring na close contact. Upon assessment ng physician ni Pangulo, no, ang dapat i-consider or maituturing na date of last exposure ni Pangulong Duterte to a positive COVID case was Friday, January 28, 2022. Based on the protocols ng DOH, sa updated guidelines on the quarantine of asymptomatic close contacts na fully vaccinated, ang quarantine ni Pangulo could be discontinued on February 3, 2022, which was Thursday. Sinigundahan naman ng Health Department na pahayag ng palasyo. Tama po, no? So, base po dun sa physician ng ating Pangulo, sinabi na po, the President was considered a close contact last Friday. Balikan po natin ang protocols. Nagkakaroon po tayo ng ating pong quarantine and isolation or quarantine only if you're a close contact. Nauna lang sinabi ng Malacanang na dalawang beses na nag-RT-PCR test ang Pangulo at parehong negatibo ang resulta. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Nagkasundo ang Bangko Sentral, Department of Justice at Bankers Association of the Philippines na pagtibayin ang cyber security sa bansa. Ito'y upang masupil ang dumaraming kaso ng online scam at unauthorized fund transfer. Saksi, si JP Soriano. Nainganyo si Karen na mag-invest sa isang online application sa pag-asang matutupad ang pangako na nakita sa social media. Dodoble raw ang kanyang puhunan o yung double your money scheme. Pero nang ma-deposit na ni Karen na mahigit 36,000 pesos, hindi na nagparamdam ang pinagpadalhan nila ng pera, maging sa chat group na binuo nila kasama ang iba pang nag-invest. Message ko sa akin, senior agent namin, sabi ko niya, fake daw, sorry, lahat daw fake, wala daw picture. Tapos ayun, ano na, yun na po, wala na po kami makontak. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila makontak ang mobile banking company. Ang kaso ni Karen ilan lang sa mga dumaraming kaso ng online scam na mas tumaas daw ang bilang ngayong pandemya. Nadagdagan din ang mga kaso ng unauthorized withdrawals dahil sa mga phishing o panloloko para makuha ang one-time password ng biktima. Banking fraud damage during the pandemic had reached 1 billion pesos in terms of unauthorized withdrawals and illegal transfers. Pero ang mga nahuhuli, kadalasan nakakalaya lang matapos magpiyansa at pinaniniwala ang nakakapagkubli lang sa ibang pangalan at nakapanglolokong muli. Under the Cybercrime Prevention Act Law of 2012, right, it's bailable. And I think the bail is somewhere around 15,000-20,000 pesos. So this guy could have pilfered around 250,000 pesos from somebody, deposited it somewhere, and then if you catch him, he could bail for 20,000 and is out again. Importante rin daw na pagtibayin ayon sa BAP ang mule account law o ang mahigpit na pagbabawal at paghuli sa mga taong ipagagamit ang kanilang personal na bank accounts sa ibang tao para magamit sa illegal na gawain. Ngayong araw, kumirma ang BAP, DOJ at BSP ng isang Memorandum of Understanding o MOU para maisulong ang mas matibay na cybersecurity sa bansa. In its intent and purposes,
an alliance between an entire industry and the government in the common goal of protecting the banking public in cyberspace. Pirma na lang ni Pangulong Duterte ang hinihintay para maging batas na ang Financial Products and Services Consumer Protection Act. Kabilang sa probisyon nitong tiyaking naprotektahan ang datos ng mga kliyente at financial transactions nito, mapa-online man o hindi. Ang call center agent na si Carl, todo ingat sa kanyang pinaghirapang pera. Ini-make sure ko na yung bawat post ko online ay walang mga personal information kayong papakalat. Opo. Pangalawa, ang ginagawa ko po, nagiging maingat po ako sa mga nire-receive kong tawag at mga binubuksan ko pong email. Kasi pwede pong pagkakataon yun ng mga scammer upang kunin yung personal information ko para magkaroon po ng unauthorized access yung bank account ko. So kailangan po i-check ko rin po from time to time yung mga changes or transactions sa account ko. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Pirma na lang ang kulang para maging ganap na batas ang amendments sa Consumer Act of the Philippines. Layo nitong maprotektahan ang mga mamimili mula sa mga pang-aabuso. Saksi, si Maki Pulido. Bihira raw magamit ang timbangan ng bayan sa palengke ito sa Quezon City. Pag busy ako, hindi ko na pag nagmamadalaw, hindi ko na tinitimbang. Di man masyadong napakikinabangan, importanteng ginagamit ito ng mga mamimili dahil meron daw talagang nagbebenta ng kulang sa guhit kumpara sa binayaran. Sa mga mamimili, ugaliing ipatong sa timbangan ng bayan ang nabiling produkto at kung kulang, i-report na sa market supervisor. Sa ilalim ng amendment sa Consumer Act na ni-ratify ng Kongreso, responsibilidad ng market supervisor na tiyak walang nananamantalang vendor. Mas mababantayan niya, mas matitingnan niya, and we already know who's going to be accountable. Kahit naman sa ang palengke, merong ganyan. Eh, pagka may nagreklamo, syempre a-aksyonan mo. Sa ilalim ng ratified version, pinabigat ang parusa sa mandarayan ng timbangan. Kung dati 200 to 1,000 pesos ang multa, ngayon 50,000 hanggang 300,000 na may kulong pang aabot ng 5 taon. Sa totoo lang, sabi ng isang tindero, napipilitan ng iba na magbawas ng guhit para lang makabawi sa puhunan. Hindi po sapat doon sa presyo nila dahil nga po para po matugma doon po sa presyo nila na hindi makabawi din doon sa timbangan nila. Kung depektibo naman ang timbangan ng bayan, isumbong sa barangay. Maliban sa wet market, magtatayo rin ang mga timbangan ng bayan sa mga flea market o tiyangge at supermarkets. Sa mga grocery, pre-packed ang mga produkto pero maaari pa rin mas magaan ito kaysa sa nakalagay sa price tag. We always remind consumers na i-weigh nila yung mga binibili nila kasi bumababa talaga. Lumiliit siya over time. Nawawala ng water, nawawala ng moisture. Sang-ayon naman ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association na magkatimbangan ng bayan sa kanilang mga grocery. Business, consumer confidence na hindi sila dinadaya, babalik-balik siya. Kapag duda ka sa item na binili mo, babalik ka ba siya sa establishment? Siyempre, hindi na. Ipapadala ang ratified version ng panukala sa palasyo para sa pirma ni Pangulong Duterte. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Bumagal ang inflation o bilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at singil sa serbisyo sa buong bansa pagpasok ng 2022. 3% ang inflation rate nitong Enero. Pinakamababa na yan mula noong umpisa ng 2021 kung kailan 3.7% ang inflation rate. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal ang pagtaas ng presyo o singil sa pabahay, tubig, kuryente at petrolyo. Gayun din sa alak at sigarilyo, serbisyong pangkalusugan, hotels at restaurants, pati sa recreation, sports, culture at edukasyon. Pero bumili sa ang taas presyo sa transportasyon, magagamit sa bahay, personal care products, damit at sapatos, pati sa information and communication. All systems go na ang pagbabalik ng face-to-face classes sa ilang lugar na nasa alert level 1 at 2 ayon po sa DepEd. Ang mga magiging new normal na panuntunan sa paaralan sa pagsaksi ni Athena Imperial.
Naghahanda na ang Ilocos Norte College of Arts and Trades sa Lawag City para sa pag-uumpisa ng limited face-to-face classes. Simula kasi sa Lunes, February 7, ilang piling eskwelahan sa mga probinsyang nasa ilalim ng Alert Level 1 and 2 ang pwedeng magbalik classroom. Ayon sa pamunuan ng paaralan, technical vocational courses lang nila ang magbubukas ng face-to-face classes. 140 grade 11 at 12 students nila ang papasok. As classrooms are concerned, our TVL laboratory shops, lahat po sila ready na po. Pati mga teachers, we have already conducted orientations also with parents and also with our stakeholders who will be involved in the limited face-to-face. Ayon sa Department of Education, kailangan nang makapag-umpisang muli ng limited face-to-face classes para hindi masira ang momentum ng pilot classes na sinimulan Nobyembre at Disyembre noong nakaraang taon. Base sa kautusan ng DepEd, para makapagsimula ng face-to-face classes, dapat sumailalim at pumasa ang eskwelahan sa School Safety Assessment Tool o SSAT. Dapat may pagsang-ayon ng mga lokal na opisyal at syempre ng mga estudyante at magulang. Malaya naman ang mga paaralang magdagdag ng oras ng kanilang contact time sa classroom. Base raw kasi sa pilot implementation, nakulangan ang mga guro at mag-aaral sa 3-hour contact period. Pero may mga pagbabagong mangyayari, katulad na lang halimbawa sa nakasanayang recess. Kailangan lang po nating siguruhin na hanggat maaari, no, ay ang ating pong mga mag-aaral ay hindi aabutan ng pagkain, lalong-lalo na po yung lunch, no. Pero pwede po yung merienda hanggat ito ay tinatawag natin, no, na managed recess, bahagi po ng kanilang contact period. Paliwanag ng DepEd, tinatanggal daw kasi ng mga estudyante ang kanilang face mask kapag kumakain, kaya mataas ang chance ang kumalat ang virus kung meron mang infected. Mga bakunadong guro lang din ang pinapayagang magturo sa loob ng classroom at makihalubilo sa mga estudyante. Ang natatanggap ko ditong information ay aabot na ng 90% ang level ng lahat-lahat na personnel, including the teachers. Eh, hindi tayo magkaroon ng shortage of vaccinated personnel na mag-handle ng ating face-to-face. Ang mga hindi bakunadong guro at school personnel pwede pa rin pumasok sa paaralan basta walang interaction sa mga estudyante at hindi sila magtuturo sa loob ng classroom. Sabi naman ni Secretary Briones, kahit na may limited face-to-face classes na, blended learning o yung magkasabay na online, module at face-to-face classes na ang ating educational approach. Athena Imperial ang inyong saksi! Inihain sa Ombudsman ang rekomendasyon ng Senado na kasuhan si Energy Secretary Alfonso Cusi at 11 pang opisyal ng Department of Energy dahil sa malampaya deal. Nais nila makasuhan ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sina Cusi dahil sa umano'y maanumali ang pag-aproba sa pagbebenta sa UC Malampaya ng 45% shares ng Chevron sa Malampaya Gas Project. Ayon kay Senate Energy Committee Chair Wing Gatchalian, lumabas sa imbestigasyon nilang walang financial capability ang UC Malampaya dahil negative na umano ang working capital nito. Handa naman daw ang Kalihim na harapin ang mga asunto at patunayang legal ang transaksyon. Wala namang komento ang Chevron. Una namang sinabi ng UDENA na private sale ang deal at hindi kailangan aprobahan ng DOE. Ito rin ang posisyon ni Pangulong Duterte. Dagdag pa niya, naprotektahan naman sa transaksyon ang interes ng bansa at ang mga karapatan ng gobyerno. Gitnang Pangulo, buo pa rin ang tiwala niya kay Cusi at mananatili siyang kalihim ng DOE. At yan iga ng mga balitang ating sinaksiyan. Ako naman, Arnold Glavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang sa Lunes para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kaigaan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.